ang aking ipapakita sa inyo kung saan isang malaki at magandang park din ito. Ang tawag sa park na ito ay Brockwell Park. Kasi tag-init na ngayon dito, kaya patok na patok ang mga park ngayon sa mga tao. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na at i-hit mo yung aking notification bell sa baba para palagi kayong updated sa aking mga bagong post. Quick view ko lang kayo mga kabansa kung ano makikita natin dito. Tayo sa may parte ng Hearn Hill. So ito yung labasan ng park, and then ayan yung bukana ng gate ng ating park na papasukan ngayon. Tapos malaki din to mga kabansa, halos magkasing laki din ito sa Dulwich Park. Pero dito naman, iba naman ang ating makikita sa mismong loob nito. Tapos dyan sa side na yan mga kabansa, papunta na yan ng Brixton, kung saan na ipakita ko na rin sa inyo yan nung aking mga nagdaang post at vlog. So papasok na tayo dito sa may Brockwell Park ngayon. Tapos mapupunan nyo, maraming tao ngayon kasi maaraw at patok ngayon sa mga panahong ito ang ice cream. Kaya dito mapupuna mo mga bawat sulok, mayroong ice cream van na nakapwesto. Tapos ito yung layout ng ating park na pupuntahan ngayon mga kabansa. Nakaharap tayo sa araw, kaya ewan ko kung ayan. Welcome to Brockwell Park, Hearn Hill entrance. Itong park na to mga kabansa ay meron ding iba-ibang gates na pwede nating pasukan, kasi depende kung saan ka magmumula. So ngayon again, sa may main road tayo nang galing, so nandito tayo sa pinaka main entrance na pumasok ngayon. Yan kung inyong makikita ngayon, medyo mapupuna mo ang mga damo, eh talagang bagong tubo siya. Kasi ito mga kabansa, pag tag-ulan medyo nabubulok, tapos mayroong mga nagmi-maintain dito, sinasabuyan nila ng seeds para magkaroon ng grow grass na naman yung may mga parts kasi na medyo parang kalbo mga kabansa. Kaya kung inyong makikita, talagang maganda yung maintenance nila. Ngayon maglalakad tayo, papunta tayo dun sa may malapit sa tennis and basketball court, kasi doon kami madalas tumatambay, gawa ng yung aking dalawang anak ay mahilig maglaro ng tennis at basketball. So kami doon lang kami maglalatag ng picnic blanket sa may ilalim ng puno. Kaya samahan nyo ako at ipaikot ko kayo sa buong Brockwell mga kabansa. Itong Brockwell mga kabansa ay more on mga ano to, spacious talaga siya. Kaiba siya doon sa una nating mga napuntahang park na medyo secluded siya kasi more on puno. Pero may mga area din dito mga kabansa na marami ding puno. And then dun sa part na yon, yung building na yon ay ano nila yon, gym, swimming pool. Meron sila ditong gym amenities, swimming pool din. Meron silang outdoor swimming pool na pag summer na punong-puno yan. Mahirap din mag-booking mga kabansa. Mura lang naman ang entrance fee nila, kaya hindi ka naman din mahihirapan na pumasok kasi very affordable sila. Tapos may outdoor gym ano sila doon sa may iyan, yung may parang nakabakod mga kabansa. Meron dito mga gym instructors at kung ano-ano mga coach na ginaganap dyan. Magbabayad ka nga lang. Meron din boxing, may taekwondo, karate at kung ano-ano nagaganap dyan. Tapos madalas kasi dito pag summer na, merong nakatayo ditong bandstand sa gitna nitong parang mga punong nakatayo dyan, kasi usong-uso dito yung mga concert. So dito panigurado ngayong summer ay allowed na kasi parang back to normal na. So panigurado 100% mga kabansa. Meron na namang ano dito, may pa live band na naman dito buong summer. So hindi lang dito sa park na to, kundi buong mga park dito mga kabansa, kasi may mga music festival din na nagaganap dito. Update ko lang kayo mga kabansa. So doon tayo nagmula, ayun yung main entrance na ating pinagmulan. Tapos papunta na tayo doon, medyo paakyat yung ating pupuntahan ngayon kasi ang park na ito ay pataas. Parang pagdating mo doon sa gitna, nasa tuktok ka na, so overlooking ka na naman sa buong kapaligiran. Tapos mayroon din tong playground mga kabansa dun sa kabilang side. And then pakita ko sa inyo kung saan nag BMX course yung aking anak noon. Meron silang BMX track dito, papakita ko sa inyo mamaya.
Oh, ito na yung sinasabi ko sa inyo mga kabansa na outdoor ano sila. Yung pag may mga nagpo-coaching dito, ito dito sila nagpupunta. Ah, grabe, hiningal ako mga kabansa. Ngayon update ko kayo. So nandito na tayo sa pinakasentro ng Brockwell Park. Ipapakita ko sa inyo at iikot ko kayo. Overlooking tayo ngayon doon sa pinagmulan natin. Ayan, umpisahan natin dito sa left side ko. Ayan. Sorry, inubo ako sa sobra talagang hingal. Kasi paakyat siya mga kabansa. Oh. So ayan, may mga nagpipiknik. Tapos idadala ko kayo mamaya sa may BMX course. Tapos ayan, maraming tao siya ngayon. Although medyo pahapon na, pero maaraw pa rin siya. Kaya lang, nakasuot pa rin ako ng aking pangginaw kasi pagdating miyamiyang konti, malamig na naman ang hangin. Kaya hindi tayo pwedeng magpakumpiyansa na hindi naka-jacket kasi malamig na maya-maya. Ayan mga kabansa, ito na yung tennis court. Dito madalas sila naglalaro. And then, dun sa may kabilang side, ayun na yung basketball court. Ang tennis court dito mga kabansa ay tatlo ito. So ito, dun sa may kabila at din dun sa may kabila pa. Ngayon, pakita ko sa inyo, dito sa may side nito, meron silang open na exercise equipment na maraming naglalaro, gumagamit. Tapos tingnan nyo itong maliit na puno ito, namumutik-tik siya sa bulaklak o kulay puti. Tapos dito kami madalas lumililim kasi ang ganda ng puno na ito, takip na takip ka sa araw. Ayan o, namumulaklak na rin siya. Puro bulaklak kasi ano eh, tag sibul na. Then sa susunod niyan, mga few weeks from now, puro green na ang makikita natin diyang puro dahon na yan mga kabansa. Dito sa side na ito, ngayon naman, ito yung area kung saan madalas ginaganap yung mga volleyball at may mga family gatherings dito mga kabansa. Halos minsan grupo-grupo yung nag-o-occupy ng area na ito. Kasi ito ay parang ano to eh, ball area siya mga kabansa. Ito may building dito, although sarado siya kasi hindi pa siya operational. Pero pag yung summer na talaga, exclusive na itong area na ito sa mga members only. Pero ngayon kasi wala pa, ang tawag dito sa area na ito ay bowling green. So mga elderly people din ang gumagamit nito. Meron silang parang bola ng bowling, tapos ginugulong-gulong nila dito. Hindi ko alam kung paano sila nag-pointing system noon, kaya nakakalito din. So ngayon, approaching na tayo sa may BMX track. Ayan o, sa ating harapan, dito yung aking anak kumukuha noon ng kanyang BMX training mga kabansa. Ayan mga kabansa, approaching na tayo ngayon sa BMX track. Kaya titingnan natin kung ano na ang itsura nito ngayon. Aywan ko bakit naging ganito na yung, bakit naging baku-baku na siya. Dapat smooth to. Matagal na kasing hindi nag-BMX training yung anak ko kasi nga malayo na kaya ang kanyang boarding school. Ayan siya. Malaki rin to mga kabansa. Although parang ganyan lang yung tingnan, pero pag ikaw ay nakabisikleta na dyan, nakakapagod yan. Ayan, paikot yan ng paikot, pagano ng pagano, no? Ayun, may bata na. O, ayan, pakita ko sa inyo kung gaano katagal siya bago makabalik dito sa kinatatayuan ko ngayon. Ayan, dire-diretso lang siya doon. Kailangan magaling kang maniobra sa bike mo kasi kailangan may proper training ka din. Ako nga, nag-try ako, hindi ako umabot sa tatlong kurba, hanggang dito lang ako sa pangalawa hingal na. Ayan o, yung bata o. Malayo yan, tapos papunta siya dyan, tapos pa ganun, bago siya makarating dito. Ayun siya, uminto, siguro hiningal na. Yan o, pero ang smooth ng kanilang truck kasi dito lang sa may paakyat yung parang marami ng baku-baku. Ayun na silang dalawa o, yung isang bata naka-scooter lang. Yan, go 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 lang, kaya mo yan toy. Ayun siya o. Yung anak ko magaling sumampa dyan sa ibabaw. Yan na o. Yan, tapos babalik ulit siya dun sa may bandang gitna bago siya bumalik dito naman, papunta naman dito sa taas hanggang makaakit siya dito sa kinatatayuan ko ulit. So ewan ko, wala yata ang training ngayon kasi matahimik siya. Normally pag ganito Sunday and Saturday meron talagang BMX training course dito, pero ngayon dahil Easter nga at bank holiday, so wala silang
session ngayong araw. Ayun o, ang dami na ako pa nagdadatingan na yung mga bata na naggagamit nito ang ating DMX course. Ngayon, dito naman tayo sa may kabilang side ng park. Dito tayo ngayon papunta sa may playground. Ayun, maraming mga bata ngayon ang naglalaro doon. At papalapit tayo doon, papakita ko sa inyo kung anong mga ano nila, gamit nila doon sa may playground. Meron din silang mini zipline area, mga kabansa. May swing. Tapos meron ding mga parang mini sandpit, mga kabansa. Kaya sama kayo sa akin dahil dadalhin natin kayo doon sa area na yan para makita nyo din kung anong mga kaganapan dito, kasi priority nila yung mga bata rito na may mapaglalaruan para ma-exercise ang mga katawan nila. So kailangan dinadala dito, mga kabansa. Yan, malapit na tayo. Tapos dito sa may side na to, mga picnic area pa rin at kung ano-anong games na ginaganap pag summer. Tayo ngayon mismo sa harapan ng playground, mga kabansa. Ito na yung kanilang mini zipline. Ayun, may bata na gumagamit. Tapos may nadagdag na rin silang rock wall climbing, mga kabansa. Oh, wala yan dati. Meron din sila yung parang tulay-tulay, good for your kids' knees. Tapos din sa may banda roon, ganun din. Marami din sila, may mini sandpit din sila doon sa may bandang unahan. May mga bahay kubo, may mga swings. So maraming activities na nagaganap dito, kaya busy sila, mga kabansa. Hindi tayo lalapit kasi maraming bata. Baka mamaya maano tayo, makasuhan tayo niyan. So dito na lang tayo sa labas, pakita ko na lang sa inyo kung anong meron dun sa loob. Tapos after dito, mga kabansa, dadalhin ko kayo sa kanilang flower sanctuary at meron din sila ritong mini lake or pond. Papunta na tayo ngayon sa may pond. At tapos ang kabila ng puno na ito, mga kabansa, ay kalsada din, at saka pwede ka diyang magbisikleta. Dito rin ako madalas nagra-running noon kami ni Chef. So malaking park ito, pero pag nag-running ako rito ng tatlong ikot ng itong kabuuan ng park ay 1 hour yon, mga kabansa. Kaya ang kagandahan kasi dito pag nag-running ka ay merong paakyat na maganda sa heart natin, meron ding pababa. So hindi lang siya plain na patag, mga kabansa, may paakyat, may pababa, and then may patag. Maglalakad na tayo papunta sa may lake. Tapos dyan sa side na yan, mga kabansa, mga residential houses na yan nandyan. Ayan, colorful yung mga puno, may mga halaman. Tapos bawat corner dito ay may mga nakaturo kung saan mo gustong pumunta para hindi ka maligaw. Yes, hello. Yes, hello. Oh, sorry, auntie. Hello. Hello, hi. Oh, you have to face over this way? Yeah. Hello, how are you? Good London. Yeah, hi. Shout out. Hello. Yeah. Shout out to China. Oh, why China? You have family in China? No, so are you? No, I'm not from China. Oh, where from? Philippines. Oh, Philippines, sorry. Hello, Philippines. Yeah, mabuhay. Say mabuhay. Mabuhay. All right. Mabuhay. Thank you so much. Take care, princess. Yeah, okay. I saw some friends here. They're just waving at my vlog. Yeah, it's okay. Thank you so much. Have a good day. Bye-bye. Yeah. May nakita akong puno ng mga kawayan dito, oh. Ang kapal at saka ang lago. Ayan, approaching na tayo ngayon sa may pond. Idadaan ko kayo dito sa gilid na to, mga kabansa, kasi interesting dito. Medyo liliban tayo dito kasi iiwasan ko ito, mga lasing yata itong nagwe-wave sa camera ko, kaya ayoko naman silang ma-offend, kaya pinabati ko na lang din sila. Mga kabansa, nandito na tayo ngayon sa duck ponds. Although ito ay nahahati sa tatlo, ito yung pinakaunang pond na ipapakita ko sa inyo. Maliit lang to, mga kabansa, kaya walang boating area dito. And then nandito ako ngayon nakatungtong sa ibabaw ng tulay. And then eto naman yung karugtong niya. Eto naman yung kabilang pond. Ayan, kung yung makikita, medyo maliit lang din siya. At medyo ano lang talaga siya, nakahiwalay lang. Ayan, may mga duck. Kasi meron kong katabi rito, nagpapakain siya ng duck. Nagahagi siya ng tinapay. Tapos may puno sa may gitna ng pond. Oh. And then ayun na yung mga area kung saan pwedeng maglaro ng kahit na anong activities. And then ipakita ko din sa inyo yung playground dito, mga kabansa, kasi magandang lugar ito din. Salukuyan pa rin tayong naglalakad papunta sa pinaka main duck pond nila.
ikutin ko kayo, doon tayo nagmula. And then at the moment, andito pa yung gilid pa rin ng karugtong ng pond na pinakita ko sa inyo. And then, dire-diretso tayo doon, mga kabansa. Papakita ko sa inyo, iikot ko kayo. Ayan, medyo maraming tao dito kasi medyo maganda rito sa area na ito. Kaya sama lang kayo, mga kabansa. Medyo maraming tao sa may tulay. So, dito na lang tayo sa may kabilang gilid kasi para hindi natin sila mahagip ng ating camera, although medyo malayo naman tayo. So, ito na yung pinaka main na duck pond nila, mga kabansa. Malawak ito, pero hindi din kasing kalakihan nung nasa Dulwich Park or sa Greenwich or doon sa may Hyde Park, kaya wala silang boating area dito. Ayan, maraming isda. Ang daming isda, mga kabansa. Kita ko sila. Ewan ko kung kita nyo. Tapos ayan, ang daming tinapay sa tubig. Maraming naghagis ng mga lumang tinapay. Pinapakain nila. Hindi naman bawal magpakain, mga kabansa. Kaya kung gusto mong magpakain, basta magdala ka lang ng tinapay. Hagis mo lang dyan sa tubig. Tapos ayan, may namahingang duck. Tatlo pala sila. Yun, dalawa doon. And then may isa rito. Nagnaaano sila, nag-hibernate sa hapon. Tapos ayun, meron din doon. Wala silang gaanong ibang mga alaga rito, kundi mga merong swan doon sa may bandang unahan. Dalawa lang. Kaso may mga bata doon, so dito na lang tayo sa medyo malayo, mga kabansa. Dito naman sa may side na ito, mga kabansa, para siyang private area, pero open din naman to para sa lahat, pero para siyang nakabakod siya. At maganda rin yung nandun sa loob, maraming mga bato-bato na nakapalibot, tapos may mga benches din sa palibot ng hedge, kaya maganda rin siyang tingnan, kaya pasukan natin, mga kabansa. Hindi ko lang alam kung pwede, nakalock siya, mga kabansa, pero pakita ko na rin lang sa inyo. Ito ang tawag pala sa area na to ay sand and water play dito sa Brockwell Park. Ayan siya, kaso sarado siya, nakasusi, so hindi tayo pwedeng pumasok sa loob, pero ipakita ko na rin lang sa inyo, mga kabansa. Hindi naman siya gaanong kalaki. Tama lang din siya, kaso hindi siya ino-open for public ngayon. Bakit kaya, hindi natin alam, mga kabansa. Tapos dyan sa area na yan, sakop pa rin yan ng park, pero more on mga games ang nagaganap dyan at for picnic lang talaga pag mainit. Then maraming tao nga na nagpapaaraw doon sa may bandang unahan, no? Nakita rito sa side na to, mga kabansa, itong area na to pwede tayong pumasok, pero ito ay quiet zone, so mahina lang ang boses natin kasi hindi pwedeng magingay at saka bawal din magdala ng aso sa loob nito. Tingnan natin kung anong makikita natin dito. Ang tawag dito ay walled garden, so asahan natin maraming mga bulaklak na makikita rito, iba-iba. Dito pa rin tayo sa loob ng quiet zone area, mga kabansa. So
hindi pa lahat namumulaklak, pero may mga pailan-ilan na na namumukad ka dito, mga kabansa. Tapos may mga mini hedge din sila rito na parang style lang din. Yan, may maze. Tapos dito, ganun din, mga kabansa. Tapos sa ilan. Susunod naman tayo dito sa may bandang kaliwa natin. Nandito naman sa area na ito ay ganun din, more on spacious na mga area. Pwedeng mag-picnic at kung ano-anong mga activities ang gagawin natin. Paakyat na naman ito, mga kabansa, kaya medyo hinihingal na naman ang boses ko. And then yung puno na ito, hitik na hitik sa bulaklak. Hindi mo halos kita yung mga dahon niya kasi sa sobrang dami ng bulaklak. Na tayo dun sa aming picnic area kasi halos naikot na natin yung buong park. Wala namang gaanong interesting na makikita dito, mga kabansa, kundi talagang purely for pahingahan at for outdoor fun lang talaga itong park na ito. Pinakita ko lang sa inyo ang mga iba-ibang itsura ng mga park dito sa London. Tapos dito sa kanilang park na ito, meron silang community greenhouse din, mga kabansa. Ito ay open para sa lahat at naghahanap din sila ng mga volunteer. Ayan. Tapos kung pwede kong sumali, meron din silang mga pambatang activities. Ayan, meron na rin mga bulaklak dito, organically grown fruit, veg and plants na nagtitinda din sila, mga sarili nilang tanim yan, and harvest, mga kabansa. So meron silang area na parang nursery, kasi merong mga nakabako doon ng plastic sa may gilid doon sa loob. Bawal naman tayong pumasok kasi hindi naman tayo member dito at hindi tayo nag-volunteer. Nakita ko lang sa inyo kung anong meron sa kanila dito sa park na ito. Tingnan tayo sa may tennis area. Ayan, ito, tennis court na ito. And then dito tayo dadaan, papunta tayo doon kasi nandun yung aming picnic area. And then dito sa side na ito, ganun din, bare din siya, plain for fun lang, picnic and many outdoor activities. Tapos yung building na yun, mga kabansa, ay isa yung restaurant na kung pwedeng gusto mo magmerienda, magbili ng mga hot drinks, pwede ka pumunta ka lang doon. And then yan, nasa pinaka-sentro talaga siya sa tuktok nitong Brockwell Park, mga kabansa. Nandito na tayo ngayon sa mismong harapan ng
basketball court, mga kabansa. Tapos yung aming picnic area nandun lang sa may kabila nitong court na. For yung info lang, mga kabansa, meron din sila dito mga training ng mga tennis para sa mga bata. And adult na rin, mga teenagers. So all ages, mga kabansa, meron din sila ritong cricket, football. So lahat kumpleto dito, mga kabansa. So yung dalawang anak ko doon sila naglalaro o ng tennis. Yan, balikan natin si Chef kasi nag-iisa siya dun sa aming picnic area. Dito kami sa lilim ng puno na ito na kung saan hitik na hitik sa bulaklak. Yun siya, medyo pa ano na yung araw, mga kabansa. Palubog na, pero okay lang kasi may araw pa rin naman kahit papano, kasi hindi natin alam kung bukas ay maulan na, kaya sulitin natin ang ating araw ngayong araw ng Linggo. Ngayong araw ng Linggo kasi bukas Lunes na naman, so kayod na naman tayo nito, mga kabansa. Maraming salamat, mga kabansa, sa pagsama nyo muli sa akin sa araw na ito. At sana nag-enjoy kayo sa ating pamamasyal dito sa Brockwell Park, kung saan gusto kong inyong makita ulit kung ano naman ang itsura nitong park na ito. At sana nagustuhan nyo, at sana patuloy kayong sumubaybay sa aking channel, mga kabansa. Maraming salamat. Keep safe, everyone. God bless and mabuhay.